sa mga kapuso po nating motorista na daraan ng EDSA, asahan na po ang mabigat na daloy ng trafiko dahil sa road repair at reblocking sa ilang bahagi ng kalsada. Paiulat on the spot, si Claire Dolphin. Claire! Bandang alas 8, kanina ay nagdulot ng matinding dalo ng trapiko yung reblocking na ginagawa ng DPWH sa may EDSA Cubao southbound. Ang bigat ng traffic ay umabot hanggang Nia Road. Bumper to bumper, tila usad pagong ang galaw ng mga sasakyan. Ito ang sitwasyon sa traffic sa kahabaan ng EDSA mula Cubao hanggang Nia Road sa Quezon City. Ang pinagmulan, ang reblocking at repair work ng DPWH sa pagitan ng Magsaysay Street hanggang New York Street sa Cubao. Alas 10 kagabi sinimulan ang trabaho rito. Pero bagamat isang lane lang ang nire-repair, nakain na rin ng mga equipment ang katabing lane, kaya tatlong lane na ang naiwan para sa mga motorista. Abalang abala ho! Eh malayo pa naman ang deliver ko eh. Lusina pa ako eh. Dapat traffic, dapat nila ginagawa ng ganitong oras. Ay, takalito na hirap ang... Oo, may sumingit. Humingi naman ang paumanhin ang DPWH. Aasahan daw na gagaan ang trapiko ngayong hapon dahil matatapos na ang repair work at magagamit na ang isang lane. Pero ang lane na ni-repair kailangan pang patuyuin hanggang Lunes. Pasensya na, konting abala lang sa mga naabala. Ikagaganda naman natin to eh, yung ginagawa namin, reblocking. Pagkalampas naman ng New York Street, maluwag na ang daloy ng trapiko. Tuloy-tuloy na ang kaluwagang ito kahit hanggang sa Mandaluyong kung saan may reblocking ding ginawa ang DPWH. Pinapatuyo na lang kasi ang isang lane na ni-repair dito mula Pantaleon Street hanggang Mayon Street. Maris, ayon sa DPWH, bubuksan na ang mga lane na ni-repair alas 5 ng umaga sa Lunes. At ngayon, Maris, nandito tayo sa Guadalupe, Makati, no? At dito sa kinatatayuan ko, makita mo dito, yung sa kanan ko, ayan yung southbound. Kahit may reblocking na ginagawa dyan sa May Boney Avenue ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko magaan sa oras na ito. Dito naman sa aking left, yan yung northbound, medyo may build-up ng traffic. Yan daw ay hindi dahil sa reblocking. Wala namang reblocking na ginagawa within that area. Pero ang cause ng traffic ay yung mga pagpunta ng mga tao sa mall. Mula kasi sa bandang Boni hanggang Ortigas, no? It's a stretch of malls na, Maris. Alright, maraming salamat, Claire Dolphin.